The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The disciples had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat. Jesus enjoined them, "Watch out. Guard against the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." They concluded among themselves that it was because they had no bread. When he became aware of this, he said to them, "Why do you conclude that it is because you have no bread? Do you not yet understand or comprehend? Are your hearts hardened? Do you have eyes and not see, ears and not hear? And do you not remember when I broke the 5 loaves for the 5,000, how many wicker baskets full of fragments you picked up?" They answered him, 12. "When I broke the 7 loaves for the 4,000, how many full baskets of fragments did you pick up?" They answered him, 7. He said to them, "Do you still not understand?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Pakibati din ng good morning ang ating mga katabi. And to our online parishioners, thank you also for being with us this morning. Ang tawag po sa ibang bansa sa araw na ito ay Mardi Gras. Ito yung Tuesday before Ash Wednesday. Kaya nagsasaya sila, kumakain ng masarap dahil bukas ay araw ng Valentine's. At araw din ng fasting and abstinence. We have a very interesting gospel reading today from Mark chapter 8, 14 to 21. Kung babalikan natin ang ikawalong kabanata ni San Marcos, dito rin ginawa ni Jesus ang kanyang pagkapakain ng napakaraming mga tao. 7 tinapay at 4,000 ang pinakain. At nagkaroon siya ng sagutan sa mga Pariseo kahapon. Tinuloy ngayon ang kwento. Nung sumakay na siya sa bangka, nagmamadali siya, di syempre sumama na rin ang mga alagad. Nung nasa bangka na sila, nakalimutan nila yung mga tinapay. They were able to gather 7 baskets full of bread. Sa kamamadali nila, nakalimutan nila, ang nadala nila ay 1 tinapay lang. At ang sabi ng mga alagad, kaya galit si Jesus kasi kinalimutan natin yung tinapay. Bakit kasi 1 lang ang dala nyo? So medyo nagsisisihan na sila. Kasi sino ba ang assigned dyan? Sino ba ang assigned na magdala ng basket? Bakit 1 lang ang nadala natin na hindi nga basket, tinapay, 1 piraso? Paano magkakasya sa atin lahat ito? Yan, balik sila doon sa sisihan, balik sila doon sa pag-iisip na magugutom tayo nito. 1 lang ang nadala. Kaya binigyan sila ng babala ni Jesus, "Be careful with the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." What is leaven o levadura? Leaven, levadura is pampaalsa. Yung pampaalsa ng tinapay. Ang ibig sabihin ay, sabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo dahil masyado kayong umaasa sa tinapay na nakakain. At masyado kayong umaasa sa inyong mga kakayanan. So the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod is that false sense of self, that bloated sense of ego, that I can be self-sufficient, that I don't have to depend on anyone except myself. I can do things on my own.
It is the leaven of pride, of hypocrisy, of false sense of self, the ego. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo dyan. Kasi ano bang pinag-aawayan yung isang tinapay? Isang tinapay nandito ko, pinarami ko yung pitong tinapay, nagpakain ako ng apat na libo. Yung limang tinapay, nagpakain ako 7,000. Ano pinag-aawayan ninyo? At biglang napaisip ang mga alagad na pinag-aawayan nila yung isang tinapay. Baka magutom sila. Samantalang kasama nila sa bangka ang nagpaparami ng tinapay. The disciples were like the Pharisees in that sense. They were thinking of self-reliance and self-sufficiency. Their mindset was, what happens to us now? We will be poor. We will be hungry. We don't have much food. And still you do not understand, sabi ni Lord sa kanila. Did you not see what I have done? You still not understand. Siguro po kinakausap din tayo ni Jesus sa araw na ito. Parang sinasabi ni Jesus sa atin, why are you so worried about your bread? I am the one living bread that you need. Why are you so worried about the resources that are not enough? I will provide for you. Araw-araw po, madalas may mga taong ganoon ang isip nila. Anong mangyayari sa atin ngayon? Kulang ang pera natin. Kapos tayo sa ating kabuhayan. Anong kakainin natin bukas? Anong pambayad ng matrikula ng mga bata? Anong pambayad ng renta ng kuryente? And that's valid. These are all very valid concerns. We're not saying that we should not think about them. But haven't you realized that time and again, God provides? We are worried about the insufficiency of our resources. We just have one bread now. What will happen to us now? Meron po akong isang kaibigan na tumawag sa akin minsan isang hating gabi kasi she's very close to me and nasiraan siya sa daan. At sabi niya, Father, tinatawagan ko kayo kasi natatakot ako. Nasa gitna ako ng daan. Nasira yung sasakyan ko. Can you please come and pick me up and please help me? Sabi ko, hating gabi na, ano pang ginagawa mo sa labas? Ba't nadyan ka pa? Ang sabi niya, kasi may pinuntahan po ako. Sa madaling salita, nangangailangan siya. O sabi ko, sige, hintay mo't pupuntahan kita dyan. Maya-maya tumawag ulit. Ang sabi niya, ay Father, hindi na po kasi parating na po yung aking driver. Sabi ko, ba't kailangan mo pa ako? May driver ka naman pala. Yung pala ay takot na takot siya kasi baka manakaw yung kotse niya. Sabi ko, ba't? And sabi niya, kasi baka may mangyari masama sa akin kaya I just needed someone to talk to. Alam po ninyong kinakatakutan niya, hindi yung safety niya. Ang kinakatakutan niya ay yung kotse niya. Baka mawala. You did not care for your safety. Ang gusto mong i-safety yung sasakyan mo. Maraming beses sa atin, parang ganun din tayo. Parang we care more about these things. These material things, and we think that our life depends on them. May mga kakilala po ako na wala silang ginawa araw-araw kung hindi haplusin ang kanilang sasakyan. Parang sa kanila ay ito yung buhay nila. Na kapag ka mayroong gasgas ng konti ang kotse ay mainit na ang ulo, inaaway na ang lahat. Why are we so dependent on these things? It is the Lord asking us today, why? Does it really matter if you have 10 cars or if you have 10 houses? Yes, we're not saying that you don't need them,
But be careful with the leaven of the Pharisees, meaning the leaven of self-sufficiency. We think that we can take care of ourselves and that we don't need God in our life and that we can cling only to these things that we have, the resources that are plenty, and we're afraid to lose them. And maraming beses po sa buhay ng tao, when we lose resources, when we lose money, or when we lose properties, ang tingin natin sa buhay natin ay, what becomes of me? Wala na akong bahay, wala na akong kotse, wala na akong lupa, wala na akong bank, you know, wala na akong savings sa banko. Again, these are all real concerns in our life. But be careful with this leaven. Mag-ingat sa pampaalsan ng buhay dahil ito po ay mga bagay na panandalian lamang. Ito'y hindi magtatagal at pwedeng manakaw anumang oras, masunog o mawala. The Lord was telling these disciples, why are you so concerned about the one bread that you have brought and the seven baskets that you have forgotten? I am here in the boat. I can multiply this one bread if so you wish. Parang sinasabi lang niya na, tiwala naman. Kahit konti, tiwala. Kaya sa araw na ito, yan, ito po yung paalala sa inyo, sa ating lahat, mga kapatid, lalo na yung mga, tingnan nga ninyo yung katabi ninyo. May problema ba sa pera yan? Medyo nangangailangan ba ngayon? Kinakapos ba ngayon? O, yan, pumunta lang kayo rito kay sister. Ano? O, hindi ko napapag... yan. Don't worry about it. Let's not worry about these things. The Lord will provide. The Lord will multiply. He is the one living bread, and He's all that we need. He's all that we need. Cling to Him. The Lord will find a way. The Lord will multiply the blessings and resources if they are not enough. But at the end of it all, the Lord wants faith. Have faith in Him. Never doubt Him. Just to end, meron po akong kausap na bishop nung isang araw, at he was texting me, oh, Father Jason, ha? Nangangailangan kami sa aming diocese. Baka gusto mong tumulong. Ayan. Sa ko, Bishop, tumulung na kami sa inyo. Hindi eh, kulang na kulang ang aming ano rito. Ayan. So binibiro ko si Bishop. Don't worry, Bishop, we will help in our own capacity. Pero sabi niya, Bishop, sabi ko sa kanya, Bishop, dati-dati, wala kayong pakialam sa pera. Ah. Nung kayo ay, parang you don't care about this, no? Kapag nag-imisa po kayo sa aking parokya, Bishop, kayo po ay hindi tumatanggap ng whatsoever. Sabi niya, oo nga eh, life has changed. Circumstances have changed. I think the Lord provides what He needs you to provide. The Lord will provide. And Bishop was telling me, yes, now I know more than ever that it is the Lord that provides. And He uses people, instruments, to provide for our needs. And I now very clearly know that God never abandons His people. Whenever we need, whenever we are in need, the Lord comes to our rescue. He is the living bread that will be more than enough for our needs. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. To our pilgrims and visitors, thank you for being with us this morning. To our online parishioners, we are grateful to you also for always praying with us every day. If you have time, mamaya po pagkatapos ng misa, magkakaroon tayo ng rite of burning the palms in preparation for Ash Wednesday. Yun po yung gagabitin nating abo para bukas. So it's a short ritual. Ang tawag po natin dito ay silab sala. No? Ang pagsunog sa mga palms, sa mga palaspas, para gagamitin nating abo sa Ash Wednesday. I was corrected by one of the parishioners and I'm very glad and happy about it. Sabi niya, Father, you said last Sunday na tomorrow, or Ash Wednesday is, you know, it's a choice between love and the Lord. I beg to disagree. There's no conflict between the two because the Lord is love and love is God.
And I said to her, so good. You're so good. Ayan. So do that all the time. You know? Do that. Yes, that's true. There's no conflict between Valentine's Day and Ash Wednesday because these are all what? These are all occasions of love. God's love for us. So bukas, let us spend our Valentine's Day together. So walang chocolate, ah. Ayaw niyo mga love life. So let's spend our Ash Wednesday and Valentine's Day. Apat po yung misa natin. 7 a.m., 9 a.m., and then 12:15 and 5 p.m. Yeah, you may choose from one of those masses. And we will also begin tomorrow our journey of Lent. Previously, we navigated the 40 words of Lent. Tomorrow, I will begin a new list of 40 prayers of Lent because it's the a year of prayer, this 2024. So what we will do is to navigate another list of 40 days, and we call it 40 prayers of Lent. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.